Hello guys, ngayong topic ay ang pangatlong episode ng Maling Pag-ibig. Sino ba ang nag-aabang nito? I-like nyo na ang video at tutukan nyo lang hanggang dulo. At kung hindi nyo pa napapanood yung unang episode ng Maling Pag-ibig, yung video link ay nasa description box. Simulan na natin to. Tara na, let's go! Mag-question and answer muna tayo bago tayo tumalon sa mismong topic. So, number 1, pag pinag-pair ba yung Fisher at Perso, hybrid agad ang tawag sa mga anak nila? Sa karamihan, oo, tinatawag silang hybrid. Pero ang Buknoy ay hybrid din. Kung tatawagin din nating hybrid ang Perso x Fisher, edi dapat hindi nakakapagpadami yung Perso x Fisher. Kaya ang mas magandang term sa kanila ay crossbreed. Parehas naman silang eyeing pero magkaiba silang species. So, para sa amin, mas gusto namin tawagin na crossbreed. Pero syempre, mas okay na kung saan nasanay ang lahat. Hybrid na lang para hindi kanila guluhin ng guluhin sa comment section ng mga group kung saan ka nag-comment. Number 2, pwede po bang ipagpares ang Fisher sa Eyeing Personata? Yes, katulad nung kaninang question, hybrid kung tatawagin sa nakasanayan, crossbreed ang itatawag namin kasi nakapagpadami sila. Number 3, maingay ba ang kits? Siyempre naman po, ang ibig sabihin ng maingay na ibon ay healthy and happy. Kaya kung ayaw mo ng maingay na ibon, hindi mo sila mapipigilan kasi nature nila ang mag-ingay. At kung ang ibon mo ay tahimik at nasa sulok, kabahan ka na kasi may dinadamdam yan sa'yo. Number 4, okay lang po ba? Kasi meron po akong alagang ibon na nagpares, Fisher at Alps 1 at may inakay na po. Okay lang kapag nangyari sa inyo yung ganitong maling pairing. Lalo na kung nagka-inakay na. Tapos kapag may inakay na or itlog, hayaan muna sila magsama hanggang sa maging 3 months old na yung inakay nila. Kapag 3 months old na yung inakay nila, pwede mo nang ipaghiwalay yung pares na mali. Pero syempre, dapat hindi sila magkasama sa isang cage para hindi sila magpares ulit. At tips lang po para sa lahat. Mas maganda po kung bukod-bukod yung mga flight cage nyo. Dapat may sarili para sa Fisher, sa Personata, tapos sa mga Alps 1 para maiwasan yung crossbreeding at hybrid. Pero kung nagtitipid po kayo sa pera or sa cage, nasa sa inyo na po yung huling desisyon. Number 5. May chance pa ba na mapisa yung itlog kung naibiyahe? May chance kasi yung itlog ay nakalabas na. Pero kung ayang binili mo ay buntis tapos naibiyahe mo, may chance din pero matatagalan lang ilabas. Kasi una, na-stress nung hinuli. Pangalawa, nabiyahe ng walang nest box. Pangatlo, pagdating sa mismong tao na binentahan or sa nakarating sa bahay na ilalagay, maninibago pa yun sa lugar niya at sa nest box niya. Kaya matatagalan lang po yan, pero hindi po namin sure kung ilang araw yung itatagal para ilalabas yung itlog. Pero ilalabas niya yan. Hintayin lang. Number 6. Paano malalaman kung totoong breeder yung nabili mo? Siyempre, unang-una sa lahat, dapat visit aviary ang ginagawa natin para malaman natin yung totoong breeder na binili natin. Kasi kapag nandoon ka sa aviary nila, makikita mo yung setups, yung sticker ng records kada breeder, tapos makikita mo yung mga parents na bibilin mong inakay. So, ayun ang kinaganda sa visit aviary. Pero kung nag-suggest ka na mag
visit aviary ka tapos hindi ka pinayagan, medyo mahirap na yung ganun. Pero syempre magtiwala pa rin tayo sa iba na may mga sticker sila, may mga logbook sila ng history ng mga breeders nila. Hingian mo sila ng picture kung yung ibon ba nila ay may sticker na record. Kunwari, yung isang breeder nila may mutation na nakalagay doon, kung ilan na yung inakay, kung ilan na yung clutch nila, ganun. So, para malaman natin kung totoo ba yung breeder na bibilin mo. Pero kung nabili mo lang yung ibon through online tapos lalamove, basta kahit anong shipping process, hindi ko sa nilalahat, pero meron kasing iba na buy and sell lang ng ibon. Bibilin lang yung ibon ng mura sa halagang 500 pesos kasi may ibang nagbebenta na 500 pesos. Tapos ibebenta ng may tubong malaki. Kunwari, bumili siya ng ibon ng 500 pesos isa. Tapos ibebenta niya ng 1,000 kada ibon. O diba, malaki na agad yung tubo niya, 500 agad. At syempre, may iba din na sasabihin possible split, pero hindi naman. May iba din kasi na bumibili or mga baguhan na gusto ng magandang ibon na sa mababang presyo, kaya dyan na pumapasok yung mga nagba-buy and sell ng mga ibon, tapos gagalingan na lang nila sa pakikipag-usap kung paano nila mabubola yung baguhan or yung mga bumibili ng mga quality birds sa mababang halaga. Pero sa kabila ng lahat, syempre, may mga totoong seller na nagbibenta ng legit mutation, magandang quality na ibon sa mababang presyo para sa mga baguhan na bumibili. Kaya hindi namin nila lahat na yung mga breeder ay nandadaya. Pero syempre, may iba na nananadya. Isa pa, para malaman mong totoo yung breeder na binili mo, kailangan kakilala mo siya. Ayun ang pinakamadaling paraan. Kaya ako, may mga kakilala akong breeder na kinukuhaan ko ng mga fisher. Sasabihin ko lang na magbibili ako sa kanila ng ganitong ibon. Kailangan ko 2 hen. Tapos, ibibigay nila sa akin yung totoong gender, yung totoong mutation. Kaya, mas okay yung may kakilala ka para may pagkakatiwalaan ka kapag may gusto kang bilhin na ibon. Okay? So, number 7 na tanong. Possible po bang pwede mag-mate ang ibon sa loob ng kanilang nest box? Ito, nasagot na namin to dati pero matagal na yun eh. So, ang isasagot namin ngayon ay pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi natin masasabi dahil hindi natin kayang bantayan 24/7 yung ibon natin na nakabukas yung nest box. Siguro kung may camera kayo na pwedeng pang 24/7 para malaman nyo yung totoo, kaya doon na lang po tayo sa side na gusto natin sila mag-mate someday na makikita mo. Huwag na lang natin isipin na ano, kung mag-mate ba sila sa loob ng nest box kasi napaka-imposibleng bantayan yan. So, ayun ang dulo ng ating question and answer. So, diretso na tayo sa pinaka-topic natin. Mag-a-update na tayo sa Maling Pag-ibig. So, sa unang episode ng Maling Pag-ibig, ito ang nangyari. Laki nakasta ko, no? Hinahabol ang Budgie yung African lovebird para subuan niya ito ng pagkain. Pero syempre, yung African lovebird ay umiiwas-iwas. Hindi pa natin alam kung bakit siya umiiwas. Tapos, yung pangalawang episode ng Maling Pag-ibig, ito. Sa nakikita nyo, natitrigger na silang mag-mate or magparami. So, ayan, nakikita nyo, medyo hindi ka panipaniwala kasi magkaiba sila ng species. Yung isa,
budgie, yung isa ay African lovebirds, o di ba? So mahirap paniwalaan, pero ayan na mismo yung video na nakikita nyong nag-mate sila. Tapos ngayong video, ang ipapakita namin sa inyo ay ito. Sinusubuan ni Budgie yung Alps 1, baka sa susunod, eh mag-mate ulit sila. Tapos maging successful na yung mating nila. Kaya nage-effort yung Budgie na pakainin yung Alps 1, baka sakali kasing makapag-mate sila. Kaya okay tong video na to, maganda tong update na to, kaya abangan nyo pa yung mga susunod na episode natin. Huwag kayong mawawala, dahil kapag ito ay napatunayan, ito ay sasabog sa buong social media. At ayun lang ngayong video. Sana may natutunan po ang lahat at sana natuwa kayo sa part 3 ng Maling Pag-ibig, dahil ginagawa po ng amo yung best niya para makuhaan sila ng video kapag may ginagawa silang dalawa, yung Budgie at African lovebird. At syempre, bigyan nyo lang kami ng thumbs up bilang motivation para makapag-upload pa kami ng maraming videos na magugustuhan nyo. Tapos kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Mag-ingat po ang lahat, and we'll see you on the next video.